first of all, I would like to say sorry to both of you kasi nga naman mali yung mga itinawid ko ng mga information kay Shelo about you, Angelo, at saka sa'yo na rin, honey. Biro mo talagang pinagkamalang kitang mistress nitong si Angelo. Sorry. Alam mo, Lucy, sa totoo lang, napakalaking damage ang nagawa mo sa amin. Sa amin na asawa ko. At malaking damage sa mukha ko. I'm sorry nga. I'm sorry talaga. I'm sorry talaga. Me and my big mouth. And me and my big problem. Alam mo ba? Na hindi na ako kilala ng anak ko. Kapag nilalapitan ko siya, umiiyak siya. Paano ko may babalik ang dati kong ganda? Anak? Oh, Lucy, anak. Anak nila ng pinsang ko si Mike. Yung pinsang ko si Mike, meron talaga siyang legal wife. Okay? Susunod siya doon sa abroad. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya sa akin. Humingi siya ng favor. Sa akin niya pinagpilin tong si Honey at ang kanilang anak, Mike. Eh, bakit sa'yo? Kasi nga, Lucy, kapag ka nalaman ng asawa ni Mike, siyempre magkakagulo. Okay, sabihin na nating mali. Alam kong mali yung ginawa ko sa, na pinagtakpan ko si Honey at yung kanya anak para doon sa asawa ni Mike. Pero hindi mo rin naman kasi ako masisisi. Unang-una, malaki kasi yung utang na loob ko doon sa pamilya ng pinsan ko si Mike. Yung mga magulang niya, mga tita ko at tito ko, sila nagpaaral sa akin. Pero alam mo, nangako naman kami ni Mike sa isa't isa na aayusin namin to. In the future pa, pwede namin sabihin lahat ng totoo doon sa asawa ni Mike para maging maayos, para matapos na itong mga pagkakamali na ito. So, other woman pala ang peg mo. Bakit? Hindi nga lang dito kay Angelo, kundi doon sa Mike na pinsan niya. May something ka sa other woman? Oo! Dahil yung ex ko, inagaw ng ibang babae. Kaya galit ako sa kabit! Hoy, okay na ako sa other woman, ha? Huwag mo na akong tinatawag na kabit! Ah! Kung ayaw mo tinatawag kang kabit, eh dapat nga hindi ka kumabit, no? Hindi ako nangangabit, hindi ko naman alam na may asawa siya. Aba! Eh dapat, inaalam mo muna, huwag kang tatanga-tanga! Hindi ako tatanga-tanga, ha? Hindi ko nga alam, eh! O di, tanga na lang para singular, happy. Naku, happy! Ano ka? Sandali, sandali! Excuse me, girls! Kalma lang. Kalma lang kayo. Oh, wait lang. Girls, this is not the right time para mag-away pa kayo. Okay? Useless. Tsaka in the first place, Lucy, sabi mo sa amin, kaya ka nandito para kausapin kami, para mag-sorry, di ba? Yeah! Yeah! Kaya nga, sorry ka, di ba? Oh, bakit parang nang-away ka pa? Nagmamak ka pa? I'm sorry. Na-trigger lang talaga ako ng ka... Ano? Other woman. Oo. Trigger lang. So, okay, so paano? Paano to? I have one solution. Magdedemanda ako. At sisiguraduhin ko na kayong dalawang magkaibigan matatanggalan ng lisensya. Honey! Sorry! Do I know you? Ako naman, te! Te! Bex! Ako to si Honey! Yung friend mo! Yung minimakeupan mo sa salon kapag meron akong gig sa... sa Hotel Macarena! Friend! I miss you! Honey... Artberg? Yes! Ek-ek mo.
ni Erkbert. Hindi ganyan ang pest ni Honey Erkbert. Hindi ganyan ang mukha ng honey ko. Mag-iimpostora ka palang, hindi mo pa kinarir. Hashtag real talk. Girl, usapang sakit. Ano ba ito? Prank ba ito? May mga camera ba dito? Magsilabas na kayo. Booking ko na kayo. Prank show to, no? Oh my God, mapapanood ako sa TV. Na, camera! Camera! Hindi, Bex, Bex, ako talaga to. Hermione Ekberg? Ako talaga to, Bex. Bilang patunay na magkaibigan talaga tayo, kilala ko yung huling apat na ex mo. Talaga? I know all of them. Si Jesse, yung bellboy. Si Mark, yung waiter. Oh, si Roy, yung security guard. At si Memot, yung baggage counter. Honey ko! Pero, anong nangyari sa pes mo? Ba't nagkaganyan? Lasing ba o nagdadrags ang doktor mo? Ito naman, Bex. Grabe ka, ha? Personala na yan, ha? Ang sakit, ha? Ito na nga kasi mahabang kwento ngayon. At hanggang ngayon, galit pa rin ako sa doktor na gumawa sa akin ito. Hindi siya magpapatawa dahil hindi niya na maibalik yung mukha ko. So ano pang iniintay mo, te? Katarungan para sa pest na binarubal. Ipagsigawan ang batas ng mga api! Tama ka dyan. Tama ka dyan. Matitikman nila ang ganti ng isang api! Oh.